specialized na grupo ang Philippine Navy SEALs. Hasa sa karagatan, magaling sa himpapawid at subok na sa labanan. Delikado ang kanilang mga misyon at lihim ang kanilang mga operasyon. Samahan ako ngayong gabing pasukin ang mapanganib na mundo ng Navy SEALs. Ako po si Checha Lazaro at ito ang Eyewitness. Nagkandarapang gumising ang mga trainees ng Philippine Navy SEALs. Umpisa na ng tradisyong Hell Week, isang linggong training na walang tulugan. Dito masusubok ang pisikal at mental na tibay ng mga naghahangad maging miyembro ng elite force na ito. 5, 6, 7, 8, 9. Front three position. Exercise. Down. Hold. Down. Go. Down. Hey. Down. Hold. Bakal, bakal. Shot. 5 counts na naman. 1, 2, 3. Uy, Dawes. Naiwan si Dawes. Dawes! 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 Walang mga pangalan ng mga trainees. Sa numero lang sila kilala. Magkakahawig pa ang kanilang mga itsura. Isang linggo lang ang Hell Week sa siyam na buwang bubunuing training. Pinakamahirap na pagsasanay sa buong sangay ng militar ang pinagdadaanan ng Philippine Navy SEALs. Ito ay ginaya sa training ng US Navy SEALs. Wala pang 500 ang miyembro ng SEALs sa Pilipinas. 30% lang ang nakakapasa. Kumbaga, matira ang matibay. Extended arm, kire, go! Pasan-pasan ang bigat ng F-70 Commando rubber boat sa kanilang mga ulo. Inutusan silang mag-push up. May kasamang pangiinis mula sa mga instructors. Tortahan ang tawag ng mga SEALs dito. Matalo pikon. Down! Up! 7! Last man, last man! Last man!
Di magkaugaga ang mga trainees nang sila'y pagulungin papuntang Pampang. Ilang oras silang nakababad sa karagatan. Hindi napansin ang lamig na naramdaman. Umpisa pa lang ng kalbaryong dapat malusutan sa kahabaan ng gabi. Kalmado ang tubig nang dumating kami sa headquarters ng Philippine Navy. Isa sa tinatawag na water evolution o exercise ng trainees ang lumangoy mula Rojas Boulevard hanggang sa kanilang campus sa Cavite. Lagay ka? Opo. Bigyan mo na sa kamera para may... Pagkontra ka sa pating. Pilipis sa labay. Salabay, sir. Mahigit kumulang 5 oras ang endurance swim na ito. Puno ang buong katawan ng grasa para iwas sa labay. Morning, sir! Your evolution for the day is endurance swimming in the water. Ready. Get set. Go. Swim out. Tipid sa lakas ang gamit na military stroke. Ngunit parang walang katapusan na tubig ang tanaw ng aking mata. Walang tigil ang kanilang hagod para makabalik sa kampo. Tirik na ang araw na makatungtong sila sa dalampasigan. Bakas ang pagod at gutom sa kanilang mga mukha. Ang pinaka-senior sa grupo na si O1 ang sumiguro na kompleto ang mga kasamahan. Dr. Basic Naval Special Warfare Course Class 5-9, 17% all accounted for. Congratulations, gentlemen. Puya! Puya! O1 ang tawag kay Lieutenant Junior Grade Elmer Toriado. 4 na taon na ang nakalipas mula nang ito'y graduate sa PMA. Bata pa lang ay pangarap ng maging sundalo. Nahirapan ka ba? Sa una, ma'am, nabigla nga ako, ma'am. Parang kinabukasan, parang binugbog ako, ma'am. Kasi sa pinagawa pain, sa inyo? Sa pain, muscle pain na tapos up. Dire-diretso kasi, ma'am, yung ginawa. 1 week yun na walang tulog, tuloy-tuloy yung exercise. Laging basa. Kung parang inaanto ka na, lublob ka sa tubig, kaya talagang doon, yung iba hindi mo na alam yung ginagawa mo, man. Parang nasa shock. Nagagamit daw talaga ng mga miyembro ng SEALs ang mapanganib na training sa oras ng operasyon, lalo na pag nagkakagipitan. Sa future operation, ma'am, kasi yun nga, nakaranas ka ng 1 week na without sleep and then pag mabigyan ka ng mga 2 nights or three nights na walang tulog, baliwala na lang, ma'am. Aray! Wants to quit? No! Kailangan ba physically fit at saka mentally alert? Yes, ma'am. Tao? Kasi pag nasa combat, ma'am, dapat may yung sinasanay namin, yung may human instinct nakikita ron, ma'am. Mm-hmm. So dapat yung aksyon ng bawat isa nagsisynchronize, ma'am. Mm-hmm. Kung ano ang intention ng team leader, makakatsap ng team members. Mari, mabigat, ha?
Dahil talaga mabigat. Totoo mabigat eh. Una, dos, up! Him! 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 Dito pa lang sa training ay hinahasa ng maging team player. Importante ito sa tagumpay ng mga hahawakan nilang operasyon. Tarang walang kapagura ng mga trainees, patuloy na itinulak ang mga sarili sa kanilang limitasyon. Ngunit iba ang tawag ng kalam ng sikmura. Sumama akong kumain sa kanila. Kain karpintero pala dito. Puro kanin, kapiranggot na ulam. Inuorasan ang pagkain. Bawal ang babagal-bagal. Yung king, yung ano po ang king. Si king, akyat na. Kahit hindi pa bumababa ang kinain, inihanda na ng mga trainees ang sarili sa lulusunging bakawan. Parang Semana Santa ang init ng hangin. Kumaplaging! Mag-apply muna na kumaplaging! Nilagyan ng putik ang buong mukha. Halos di na maikilos ang katawan sa pagkabaon sa putik. Baliwala na rin ang sangsang ng bakawan. Lalong sinubukan ang mga hapong katawan. Labis na pagpapahirap ang ipinataw sa mga sarili, maging miyembro lang ng SEALs. Malalaglag na si Instructor Jalos! Down! Go! Up! Lalong sinubukan ang mga hapong katawan. Labis na pagpapahirap ang ipinataw sa mga sarili, maging miyembro lang ng SEALs. Maging miyembro lang ng SEALs. Malalaglag na si Instructor Jalos! Down! Go! Up! Down! Down! Up! Yes! Naulong! May bumigay din sa sobrang pagod, sumadsad sa batuhan, ngunit di pa rin sumuko. Go, 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 go! Down! Up! Ilan na ako? Down! Up! Ikaw ba nahuhurog doon? Ayos yung nadagalan mo. Oo, bakit? Ano nangyari doon? Dulas dito mo. Dahil may mga nakalagay ka dito na putik mo. Oo. At balas ako dahil yung bigat ma'am, tumama doon sa may ano doon. Medyo malayo. Mag-adjust lang ma'am.
Pinabalik ulit ang mga trainees sa Bakawan. Gapang pabalik ang ginawa. Pag-ahon ay may putik dapat sa bunganga. Bottom sampling ika nga. Napadami ang subo ng iba. Naduwal na lang sa tagiliran. Medyo na parami yung kain ko ng putik, ma'am. Iniwan ko na sila sa Bakawan. Simula pa lang ng Hell Week ng mga SEALs at napakarami pang naghihintay na pagsubo. Hoy, ulit-ulit! Tinagal yung kamay! Ino, marami! Hoy, siguro hindi na nangalian. Okay, dito mo na yan! Sige, sumutan dyan ka na! Kapayaan yan! Maliwalas ang bungad ng araw, panibagong pagsubok ang haharapin ng mga trainees. Kailangan ipakita ang kanilang kakayahan sa ilalim ng dagat. Dito pa sa May Manila Bay, gaganapin ang isa sa tinatawag nilang evolution. Adam. Naunang mag-backroll ang underwater cameraman na Su De Jong. Wala pang 20 dipa ang aming sisisirin. Bababa na kami para sundan ang mga SEALs. Halos 2 feet lang ang visibility sa ibaba. Marumi ang tubig. Di ko alam kung paano nakakakita sa ilalim ang mga trainees. Okay. Hey! Free dive ang una nilang ginawa. Walang face mask at walang tangke ng hangin. Pero nagagawa nilang magtali ng lubid sa ilalim ng karagatan. Kalimitan, ginagamit ito pag may kailangang pasabugin bomba sa ilalim ng karagatan. Isa ito sa mga trabaho ng SEALs. Napakahirap ang ginawa nilang Ditch and Dawn, kung saan isa-isa nilang inalis ang mga diving gear sa ilalim ng dagat. Pinatay din ang hangin mula sa double tank cylinder. Lumangoy sa ibabaw, bumalik na naman para isuot ang kagamitan. Sa unang hit-hit nila ng ere mula sa diving tank, ay kaagad silang makakatanggap ng hazardous pay. 50% ng kabuuang kita nila ay karagdagang sinisweldo. Ganoon kadelikado ang trabaho ng Navy SEALs. Last 2 minutes, last 15 seconds. Namangha ako sa ipinakitang closed-circuit oxygen breathing apparatus o rebreathers ng Navy SEALs. Miyembro lang ng SEALs ang gumagamit nito. Di
mapapansin ng kaaway na nakalusot na ang mga seals sa kanilang teritoryo. Wala kasing bula na lumalabas mula sa aparatong ito, di gaya ng ginagamit ng pangkaraniwang divers. Ito ay pure oxygen, while yung tanks na ginagamit ng divers, compressed air yun. So pure oxygen, and then meron siyang canister, pupunuhin ng satellite. So ito yung scrubber na tinatawag. So yung ma-inhale na oxygen, so pag exhale, dadaan dito, ini-scrub niya. So i-eliminate yung mga dioxide. So magiging oxygen na naman, so continuous. Dapat hindi ka mag-exceed sa 20 feet. Ah, so pang shallow dive. Saan yung ginagamit yan sa seals? Sa clandestine operations. Pwede silang lagutan ng hininga ng walang mabala. 4 oras ang maaaring itagal ng mga seal operators sa ilalim ng tubig. Sa mga bagong modelo ng rebreathers, kaya hanggang 8 oras magmanman sa kaibuturan ng dagat. Mahinaho ng tubig, hindi pansin na may papasok na sa pampang na seals. Ang Navy SEALs lang ang may rebreathers. Ni ayaw pa alam kung ilan ang pagmamay-ari nilang ganito. Di bababa ng 150,000 pesos ang presyo ng isang aparato. Marami pa silang kakainin bigas bago makatrabaho bilang SEALs. Harassment naman ang dapat malusutan. Lalong binuyo ng mga instructors ang mga trainees. Nangapos ang hininga pero patuloy pa rin sa pagsabuba. Parang walang anino ng pagsuko sa mga trainees. Naitanong ko kay O2, si Lieutenant Junior Grade Amindalan, na nagtapos din sa PMA, kung hindi niya naisip na itigil na lang ang training sa hirap at dusang bigay nito. Sabi mo, ang mga trainers niyo enlisted men. Ikaw, commissioned officer, di ba? Okay, mahirap ba yun na sigaw-sigawan ka ng enlisted man? Kung kaya nga yung isa dyan noon is tanggalin mo yung pride mo eh. Pag gusto mo talagang makatapos dito. Mental challenges. Ano naman ang mental challenges dito? Andun yung pressure niya physically, ma'am. Pero dito kasi is more on self-motivation na eh. Pag mainis, madali kang mainis dito, ma'am. Pag yung masyado kang pikon, yan ang karamihan dyan nag-quit yung iba eh. Kasi napipikon sila sa mga pinagagagawa rito. Okay! Tradisyon sa Navy SEALs ang pagtunog ng kampana bilang senyas ng pag-quit sa training. Di na pwedeng bumalik o umulit. Huwag niyo akong gayahin! Huwag niyo akong gayahin! 8 na lang sina O2 mula sa original na 16 na trainees. Wala pang kasiguraduhan kung ilan ang malalagas pag natapos ang pagsasanay. Itong si S2DP Mong Burak ay isa sa mga recycled na trainees. Nagkaroon ng major injury noong 1995 at ngayon lang tatapusin ang naiwang training. Ano yung pinakamahirap na parte nitong training na to? Lahat mahirap din. Equivalent of life talaga pa nagkamali ka. Yung sinasabi nga, failure is not an option. Hindi ka ba natatakot? Hindi maiwasan, ma'am, yung nervousing nga, pero kailangan mong gawin ito kay Purple. Kung ano yung pinag-uutos. Pinatakbo bigla ang mga trainees sa O-Course. Sisiyo na lang sa kanila sa dalas ng pagtakbo, paggapang at pagtalon dito. Paano ko akyatin to? Hindi magkasya yung legs. Paano ko tayo bababa? Hindi, tumalong ka na tapos. Tatalon? Tama ka dito. Nagtanan doon, nagtanan. Sige. Okay. Woohoo! Wow! Mahirap talaga!
Sinubukan kong magpaka G.I. Jane, pero ilang hakbang lang ay gusto ko nang bumigay. Wala pang babae na nakapasok sa Navy SEALs training. Kaya mo na pag-akit, kanina ako marunong bumaba. Gusto ko nang bumigay. Wala pang babae na nakapasok sa Navy SEALs training. Kaya mo na pag-akit, kanina ako marunong bumaba. Di pa ako sumuko. Sinubukan ko naman yung physical training nila. Di rin umubra sa akin. Mukha namang madali pag-trainees ang gumagawa. Siguro sa takbo ay tatagal ako. Sa dami ba naman ng bundok na naakyat ko, tiyak madali na lang ito. Alauna ng tanghali, araw-araw ang kanilang road run. Yan ang ginagawa nilang exercise. Makapagod. Isang kilometro yan. Araw-araw. Di uso sa SEALs ang mapasma. Mula sa takbo, diretsyong lumusong sa dagat. Kaya nilang magpasabog sa ilalim ng dagat. Expert din mag-rig ng bomba sa lupa. Lahat na yata tinuturo sa SEALs. Unconventional warfare ang tawag sa ginagawa ng special forces na ito. Pitong katao lang pag pumasok at lumabas sa bakuran ng kalaban. Palihim ang pagpuslit sa teritoryo. Malimit, class ang tawag sa ginagawa ng special forces na ito. Pitong katao lang pag pumasok at lumabas sa bakuran ng kalaban. Palihim ang pagpuslit sa teritoryo. Malimit, classified ang mga assignments. Classified ang mga assignments. Ang drop and pick up ay isang klase ng insertion na ginagamit ng SEALs. Mabilis ang mga pangyayari. Adelantado ang kanilang mga galaw. Halos di mapapansin na ibinagsak na pala sila sa laot. Lumangoy sa pampang at bumalik na naman sa pwesto para i-pick up. Umalis ang kanilang sasakyan na parang namamasyal lang. Ang recovery man mga mas mahirap sa lahat. Kasi sa recovery, kung hindi ka ma-pick up, kailangan bumuhay ka na ng mga 7 miles. Hindi ka napabalikan. Naramdaman ko ang panganib ng kanilang trabaho. Ang bagsik ng training nila ay ang batayan ng tinik nila sa operasyon. Dahil talagang mabigat. Ito ang mabigat eh. Diyos ay hila! Pang araw na bibilangin ang natitirang mga trainees. Di biro ang kanilang haharapin bago ganap na matawag na SEALs. Tapat ng umahon ng mga SEALs mula sa dagat, naka-full battle gear sila. Bit-bit ang mga baril na M16, M14 at M203. Sa sobrang delikado ng mga misyon, nagpapakilala lang sila sa pamamagitan ng alias. Tagong-tago pa ang mga mukha. Baka kasi mailagay sa alanganin ang kanilang buhay. Sinubukan namin makilala din ang mga pamilya nila. Ngunit kami ay tinanggihan.
Dating guro ng English si David sa Mindanao. Siya ngayon ang patrol leader ng grupo. Dahan-dahan ang paglapit niya sa talahiban. Nauna ang point man, kasunod ang radio man, at di malayo ang automatic weapons man na M60 E3 machine gun ang dala. Kakabit ang assistant patrol leader at nakabantay naman ang rear security. Maingat na minasid ang kapaligiran. Kadalasang nauuna ang SEAL sa operasyon bago tumapak ang mga conventional troops gaya ng Marines. Iwas masalisihan ng mga kalaban. Kayo ba mismo ang hinaharap sa kalaban? Hindi po kami lumalaban ng harap-harapan. Yun po ang unconventional warfare. Na hindi mo kinakailangan, kasi pagsasagupa ka sa isang pwersang superior, ang numerically superior sa'yo, talagang wala kang magagawa. May ilang araw silang hindi natutulog sa operasyon. Wala na ring alisan ng sapatos, laging alisto sa mga aninong bumabalot sa di pamilyar na teritoryo. Madalas na madaling araw, magsusukat kami ng lalim ng tubig sa beach. Then, babalik kami sa delivery platform namin. At kung meron man kami makita mga beach obstacles, yun po ang babalikan namin para magkaroon ng clear channel. Anong ginagawa niyo dun sa pag-clear ng mga nagabal sa beach? Pinapasabog po. Maliit lang na grupo ang unang pumapasok sa kuta ng kalaban. Hindi siyempre maalis ang kabog sa dibdib sa bawat hakbang na tinatahak. Nandun po yung takot. Pag na-assimilate o na-internalize mo yung training, plus nandun na yung gusto mong ma-accomplish yung mission na makakawi kayong lahat ng buhay. Kung responsibilidad ni David ang buong grupo bilang patrol leader, iba naman ang palakarin ng isang sniper. Binibilang niya ang araw, minsan pa linggo, bago makaalis sa kanyang pwesto. Sa bawat putok mo ng sniper, may gusto mong ma-accomplish yung mission na makakawi kayong lahat ng buhay. Kung responsibilidad ni David ang buong grupo bilang patrol leader, iba naman ang palakarin ng isang sniper. Binibilang niya ang araw, minsan pa linggo, bago makaalis sa kanyang pwesto. Sa bawat putok mo ng sniper, may tutumbahin talaga siya eh. Hindi pwedeng sa bawat putok mo mag-miss ka. One shoot, one kill. Kasi alam mo ma'am kung sniper ang bumibira eh. Paisa-isa at saka malayo ang putok. Accurate, reliable at durable ang dalang M14 ni Robert. Ang M14 ang paboritong gamit ng US Navy SEALs sa Operation Desert Storm at Desert Shield. Piling-pili lang ang mga nakukuhang snipers. Kailangan hindi ka color blindness, walang sira yung mata mo. 20-20 vision ka. Matalas ang paningin, tapos yung pulso mo, hindi nervyoso. Kayang patumbahin ng sniper ang isang buong kumpanya ng kalaban. 20 round, 20 rin ang patay. Operation sa bundok, kung katulad niya ng yung mga mag-a-abduct or may kukunin na mga prisoner of war. So kailangan ang trabaho ng sniper, akong mag-pin down muna ng mga lookout. Kalimitan sa Mindanao ang mga assignment ng SEALs. MILF at Abu Sayyaf ang pinitira. 80% ng tagumpay ng operasyon sa Abu Sayyaf hostage crisis ay kagagawan ng operasyon ng SEALs. Ang bawat ulo ng SEALs na mahuli sa hulo ay may presyong 250. Pag ang isang target ay masyadong matigas, gagamitan po ng mga unconventional forces para at least to soften the target. Pag nasa mission ka, maiisip mo lang, ma-accomplish mo yung dapat mong gawin, mailigtas mo yung mga kasamahan mo, na maiuwi mo sila ng buhay.
sa mga pamilya nila. Na parang robot ka na lang. Nakakwentuhan ko si Carl na 11 taon nang nabubuhay sa peligro. Nagulat ako sa iba pang sakop ng SEALs. Ano yung pinakamahirap na misyon na naganapan mo bilang SEAL? Gawin nyo. Basta lang ma-accomplish nyo yung mission nyo. Pag napasok na yan, may sumabog na lang yan, hindi nila malaman. Ma-accomplish mo yung mission. Kumbaga, sabotage work. Parang ganun. In yung mga tao na mag-report dito, and then... Sinasabi ng mga SEALs na underutilized pa sila sa kanilang mga nakukuhang assignment. May kakulangan din sila sa gamit. Ayon sa 2000 appropriations budget ng AFP, 5 milyong piso lang ang laan pambili ng SEALs equipment. Hindi gaanong malaki, ang talagang binibigay lang namin dyan, yung may additional lang sila na 50% of their base pay, yung pinaka-hazardous duty pay lang nila. Of course, may mga special equipment sila na kailangan bilhin, binibili namin para sa kanila. That we need this equipment, pero sobra na mahal. So at the same time, alam naman natin na ang budget ng whole AFP is medyo kulang pa. Kailangan ng mga special ops, sophisticated equipment ang gagamit mo. Lubhang mapapagaan ang delikado nilang trabaho kung madadagdag sa equipment nila ang Heckler & Koch G3 Assault Rifle, 50 caliber Barrett Sniper Rifle, tactical radios with headset at waterproof night vision goggles na standard issue sa mga grupo ng SEALs sa ibang bansa.